ako. Magba-vlog ako sandali kasi wala yung amo ko. May napanood akong vlog. Si ate. Hindi ko na babanggitin ang pangalan niya. Meron siyang tindahan. Marami naman siyang tinda. Tapos sabi niya, susuko na ba ako? Ipagpapatuloy ko pa ba? Alam mo yun? Meron na naka-put up na tindahan sa kanya. Bakit hindi na lang niya palaguin? Gusto daw niyang mag-abroad. Mahirap mag-abroad. Gusto daw niya mag-abroad. Tapos sabi ko, bakit siya gusto mag-abroad? May tindahan na siya. Bakit ako? Gusto kong umuwi para magtinda. Alam mo yun, ang gulo. Di ba? May ginagawa tayo na hindi naman natin gusto na napipilitan lang tayo dahil kailangan natin ng pera. kasi naiingit ako kay ate. Ingitera lang. Naiingit ako kay ate kasi may tindahan siya. Sabi ko, sabi ko pa naman, magkano kaya ang puhunan niya? Kasi pag ako nanonood ng vlog, iniisip ko talaga, magkano kaya pinuhunan niya doon sa tindahan na yun? Matumal daw ang tindahan niya. Titigil na daw siya sa mahal ng bilihin. I-stop na raw niya ang pagtitinda niya at mag-a-abroad na lang daw siya. Kasi pag sinabi nating abroad, ang nasa isip natin agad ay pera. Diba? Dollar, pera. Pero hindi talaga mapera ang nag-a-abroad. Mas mapera pa yung na may negosyo sa Pinas. Hihintay ka ng isang buwang sweldo. Nakapix lang yung sweldo mo eh. Isang buwan-buwan, fix lang yan. Kung anong napag-usapan yung sweldo, yun lang yun. Pero pag nagtindahan ka, may posibilidad na ang 20k mo na sweldo, may posibilidad sa isang buwan ay lalaki. Alam mo yun, darating at darating yung panahon na gusto mo nang mag-settle down. Gusto mo nang nasa bahay ka na lang, may konting negosyo, tapos may konting ipon, yung easy lang na buhay. Mahirap mag-abroad. Kasi pag nasa abroad ka, hawak nila ang oras mo. Pag nasa sari-sari store ka, ikaw ang amo, ikaw hawak mo ang oras mo. Samantalang pag nasa abroad ka, kahit antok na antok ka na, hindi ka pa matutulog kasi gising pa ang amo mo. Kahit antok na antok ka na, kailangan mong gumising para magtrabaho na, para simulan ang trabaho kasi bayad ang oras mo. Yun po, karamihan sinasabi nila na walang kita diyan, papiso-piso lang. Hindi po to, sa mga napapanood kong vlog, nakakaipon sila, nakakaano sila, depende lang talaga yan sa diskarte at paghawak ng pera. Discarding malupit talaga. Yun, mas marami pa po ang pera na nagsasari-sari store kaysa nag-a-abroad. Kasi pag-abroad ka, sa Pinas lang yan. Marami siguro, resibo lang. Siguro yung iba, yung mga walang pamilya, mga single, yun siguro ang nakakaipon. Kahit konto. Pero pag nag-stay na yan sa Pinas, mga ilang buwan, Mauubos yan sila. Pero kung ikaw ay nagsasari-sari store, araw-araw ang pinapaikot, ikaw ay may araw-araw na kita, kahit pa piso-piso lang, o diba? Fake news yun, na maperang abroad. Fake news talaga.